Noong gabing iyon, ay dumalo sina Jack at Cassie sa engagement party ng pinsan nito bilang huling bahagi ng kanilang kasunduan. After tonight, tapos na ang kasunduan nila. Wala nang rason para magsama at mag-usap sila. Kalilimutan na nila ang isa't isa. Kaya naman magkakahalong emosyon ang nararamdaman niya at ngayon ang huminto na ang kotse nito sa kanto na malapit sa kanilang bahay ay hindi niya alam kung bababa siya o hindi. Cassie, thanks Jack, ngumiti siya. Pilit niyang itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. You've been really so sly para matali sa mga kalokohan mo. But it's okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Nag-enjoy naman ako sa pagpapanggap. I enjoyed being with your parents and being with you. And I want to thank you for giving me the best days of my life. It's over now. Tuparin natin ang nasa kontrata. Mangako ka. Do you really want it to end? Titig na titig ito sa kanya. Nakikita niya sa mga mata nito ang pangamba sa hindi niya malamang kadahilanan. Nag-iwas siya ng tingin. Natatakot siyang makita nito sa mga mata niya ang kasagutan sa tanong nito. She did not want it to end. Gusto pa niyang makasama ito. It felt so good to be in his arm. But it was wrong to stay inside him. She did not really belong there. And she had to spare herself from more heartaches. Yes, mahinang sabi niya. Nag-init ang mga mata niya. Tumingin ka sa akin at sabihin mo sa akin ng diretso. Utos ni Sue sabay bahagyang hinanakit sa tingin. Bababa na ako. It's already 12. Baka hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil hinapit na siya nito. Palapit dito, he claimed her mouth in a shattering kiss that melted all her thoughts. She could only think of how delicious his kiss was at ang magagawa ng halik nito sa pagkatao niya. She did not want to let go of him, but she had to. Now tell me, Cassie, do you really want to let go of me? Tanong nito nang pakawalan nito ang mga labi niya. Sundin na lamang natin ang nasa kasunduan. Tell me it. It's not all about that piece of shit anymore, Cassie. It's about us now. Sinapo nito ang mukha niya. May pagsusumamo sa mga mata nito nang tingnan siya. I don't want to let you go, Cassie. I want you to stay with me. Hindi ko kayang maging laruan mo, Jack. Ganun ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Do you think I was playing around the whole time? Of course, saan ba nagsimula ang lahat? Sa pangbablock ba yung body ma? Sa paglalaro mo sa kagipitan ko? He sighed. Ginawa ko lang iyon para mapalapit sa'yo. I wasn't like this before. Hindi ako gumagamit ng blackmail para lang mahalikan ng isang babae. Para lang makasama niya. But I had to resort to this cheap gimmick just to be with you. Napatitig siya rito. What was he talking about? It was all planned. Oh, gusto kong maiwasan ang engagement na iyon. But that's not the main reason kung bakit kinuha kita para magpanggap na girlfriend ko. The real reason is that I wanna be with you. I wanna hold you. Kiss you every time I get a chance. And I want to make you love me, Cassie. I want you to fall in love with me. Para kapag natapos na ang palabas, you'll end up with me. Pero bakit? His face softened. Don't you feel it in my kiss, Cassie? He planted a soft kiss in her lips and gazed her confused eyes lovingly. I love you. Mahina lang ang pagkakabigkas nito sa mga salitang iyon. Pero ninote yun sa bawat himay-may ng pagkatao niya. Please believe me. Nagawa ko ang lahat ng mga kalokohang ito dahil mahal kita. I'm sorry for the troubles I've caused you. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. But please lang, huwag mong isiping pinaglalaroan lang kita. Iba ka sa lahat ng mga babae. Naipagawa mo sa akin ang bagay na hindi ko alam na magagawa ko pala. Hindi ko alam kung ano pang paraan ang pwede kong gawin para mahalin mo rin ako. Tuluyan ang pumatak ang mga luha niya. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. And you know what? Pinahid nito ng mga daliri ang mga luha sa magkabilang pisngi niya. Hindi ba sa basketball? Hanggang fourth quarter lang pero minsan nag-o-overtime. Kaya pag hindi mo ako pinaniwalaan. Ngayon at kapag bumaba ka rito sa kotse ko nang hindi mo sinasabi ang totoong nararamdam mo, isusumbong na talaga kita kay Patrick. Hindi niya napigilan ang mapangiti. You, uncaring selfish beast, pushy grizzly monster or horrible jinx. Lalo siyang napangiti. All of the above, but I love you just the same. His face shone in such joy. Ah, oh, baby. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. She sighed in so much happiness. She's always ended up in his arms. And there was nowhere else she would ever want to be. Baby, ang hirap. I can't even start solving this. Jack complained impatiently.
Hawak nito ang ulo sa hirap ng mathematical problem na sinosolve nito. Napayupyo pa ito sa mga palad habang nakaupo sa gilid ng kama nito. Napatingin dito sa kasi mula sa binabasang libro sa study table. Naroon sila sa silid nito. Napangiti siya. He said he couldn't get enough of being with her. Parati silang magkasama at inihahatid pa siya nito sa bahay kapag nauuna itong madismiss sa klase. Last week, and they even went to Tagaytay together. He always made her feel so special. So love. Napakasaya niya sa mga nangyayari. She couldn't get enough of being with him too. Ken was the excited and heartless campus prince she used to think. He was gentle with her. So caring. He treated her like her princess. Wala na ang mga magulang nito. He said they were having their Caribbean cruise, spending their anniversary honeymoon. Now they were alone in the house. Nagagatat ito ng tingin at nahuli siyang nakatitig at nakangiti. Why? Natutuwa kang nahihirapan ako? Nagtatampong sabi nito. Lalo lang siyang napangiti. Baby, kung may magagawa lang ako, I'll help you. Ang kaso wala akong alam sa engineering. Tapos inaalok mo pa akong gawa ng titis dati. Iningusan niya ito. May magagawa ka. He said smilingly, teasingly. Come here, baby. Nakipagtitigan siya rito. Nang umiling siya, ay tumitig ito sa kanya nang may pagsasumamo. Napabuntong hininga siya at lumapit dito. Aktong uupo pa lang siya sa tabi nito, ay hinapit na siya nito at iniupo sa kantungan nito. Napakapit na lang siya sa mga balikat nito. Mumisi ito. She greeted her dad jokingly. Kailangan ko ng inspiration kaya kita tinawagan at pinapunta dito. But baby, you're a distraction, he said huskily, his breath hot on her cheek. His lip brushed against her skin and she felt herself shiver. Pabiro niyang hinawi ng palad ang mukha nito. In that case, kailangan ko na palang umalis. Kung sa bagay, 10 o'clock na. Tatayo na sana siya, pero hindi siya nito pinakawalan. I need to be distracted sometimes. You know, when he claimed her mouth, she didn't try to protest anymore. Sa halip ay tinago niya ang tila o nahalik nito. Minutes later, sakalang niya na malayang nakahiga na siya sa kama. And he was still kissing her so passionately while his hand was caressing her one breast gently. Jack, bahagya niya itong itinulak utang tumigil ito sa ginagawa. Tila natauhan naman ito. Sorry, baby. Apologetic na sabi nito at saka ibinagsak ang tawan sa tabi niya. Nagtangka siyang tumayo ngunit pinigilan siya nito. Iniharap siya nito at tinignan sa mga mata. I'm sorry, kasi hindi na mauulit. Alanganing ngumiti siya. It's okay. I'm sorry. I can't do it. Ngumiti ito. It's alright. We'll get there, baby. Someday kapag handa ka na, hihintayin kita. Natouch siya sa sinabit nito. Siya na ang kusang humalik sa mga labi nito. Thanks. Do you trust me? Siyempre naman. Then can you sleep here? Here? Beside me? You're crazy. That's the ultimate test of trust. And the ultimate test of self-control as well. She thought. Napatitig siya rito. Inerok niya sa mga mata nito kung seryoso ito sa sinasabi. I won't go farther than kissing and cuddling. Promise. Now do you trust me? Jack, I just want to kiss you goodnight and sleep with my arms around you. I just want to wake up in the morning with you beside me. Your face is the first thing I see when I open my eyes from sleep. Then we'll cuddle up and kiss kahit hindi pa tayo nagtututbrush. Nakangiting sabi nito. Napangiti siya. She wanted that too. She wanted to see the face of the man she loved first thing in the morning. Tatawag na lang siya sa kanilang bahay at magpapaalam na hindi makakauwi. Okay. Alright, masayang uwi ka nito. Niyakap na siya nito. I love you, Cassie. Yumakap din siya rito. I love you to Jack. God, Cassie, mukhang hindi mo alam kung ang pinapasok mo, sabi sa kanya ni RJ. Tumingin siya rito. RJ, guys like Jack, they have expectations, if you know what I mean. I know, pero nire-respeto niya ako. Nang nagdaang gabi ay natulog silang magkatabi ni Jack, and it was such a wonderful experience waking up in the morning with the one she loved. Really? Ani RJ na sarkastikong hinin. Ipinagpatuloy nito ang paghahanap sa mga files na hinihingi nito sa kanya para sa isusulat nitong article tungkol sa nalalapit na anniversary ng kanilang club. RJ, can you just be happy for me? Kaibigan kita at ayaw kong nagagalit ka sa akin. Sigurado ka bang mahal ka niya? Tanong nito. Sasagot pa sana siya nang makita niyang itinaas ito ang isang maliit na bote. Ano to kasi? A love potion? Naroon lang pala yun.
Pero wala nang pakinabang iyon dahil may nanalo na sa pustahan, si Cindy. Masaya siya para sa kanyang kaibigan at para kay Patrick. Ngayon ay marunong nang umiti ito nang dahil kay Cindy. Higit sa lahat, mahal ito ang kaibigan niya. Tinitigan niya ang boteng nilapag ni RJ sa mesa niya. Si Jack nga palang nakainom ng gayuma na para kay Patrick. Kaya ba mahal na siya ni Jack? Dapat ay masiwa siya dahil ibig sabihin ay tagumpay ang eksperimento niya. Ngunit hindi niya na maaaring ikatuwa na hindi siya totoong mahal ni Jack. Nadala lang ng gayuma kaya siya minahal nito. No, baka naman hindi. Baka naman totoong mahal siya ni Jack. Pero, inuulit ko kasi, sigurado ka bang mahal ka ni Jack o baka bala ka lang niyang pag-eksperimentuhan? You know what I mean, iba ka sa mga naging girlfriends niya. Napatingin siya rito. Hawak na nito ang mga file folders na kailangan nito. Hindi siya nakasagot kagad. Siyempre na mahal. Mahal niya ako. Pinilit niyang umiti. Siguruhin lang niya dahil ayokong masaktan ka.